Isa ka ba sa mga nagtatanong kung bakit napakalakas ang military offense ng Israel? Sa pagkakataon ito, yan ang bibigyan natin ng kuro-kuro. Para lubusan natin malaman ang taglay na puwersa ng Israel, ay mainam na makita natin ang kanilang military structure. Number 1, Repaim o yung mga sundalo ng mga Israel. Number 2, Dodivan o katumbas ng military intelligence. Number 3, 669, ito yung search and rescue ng military operation ng Israel. Number 4, Shaldag o yung air force ng Israel. Number 5, Sayitit 13 o yung naval force ng Israel. Number 6, Sayerit Matkal o yung special operation unit ng Israel. At number 7, Yamam o yung counter-terrorist ng Israel. Lahat ng mga pwersa ng Israel nito ay mataas ang success rate sa kanilang mga operation, maging sa paggamit ng technology at upgraded weapons. Tulad na lang halimbawa ng umatake ang Hamas group sa bansang Israel sa oras na 6:30 October 7, Sabado. Sa araw din na yun, ay nakagawa ng atake ang Israel sa oras na 10:30 AM Saturday, October 7. Makikita natin dito na sa military offense ng Israel ay napaka-importante ang oras. Time is gold para sa kanila. Sa oras na inatake ang bansang Israel, mainam na sa araw din iyon ay makagawa sila ng major attack sa kanilang mga kalaban. At ganito nga ang ginawa ng Israel. Kung nagpalipad ng libo-libong missiles ang Hamas group sa bansang Israel, ay nagawa nila ito ng paraan at nakapagpalipad din ng libo-libong missile ang bansang Israel sa kanilang mga kalaban. Dahil sa magandang intelligence source ng Israel na kanilang pinupunduan at binibigyan ng importansya, ay tumbok na agad ng bansang Israel kung aling lugar o area ang kanilang pupunteryahin. Kung paano nagawa ito ng Israel bago pa man umatake ang Hamas group sa kanilang bansa, ay mayroon na silang paunang intelligence na kung saan ito ay inireserba nila kung sakaling aatake ang Hamas group. Kung kaya't sa maikling oras lamang ng kanilang opensiba ng pagpapalipad ng mga missiles at rockets sa Gaza area, ay napilayan na nila agad ang pwersa ng kanilang kalaban. Tinataya na ang diskarte ng Israel sa kanilang ofensiba. Nakikita natin dito na napaka-importante sa labanan ng Israel ang mga importanteng structure, kung kaya't isinasama nilang binubumba ang mga importanteng structure nang sa ganun walang mapagkunang source or weapons ang mga kalaban kasabay ng pagbumba sa mga kalaban. Masyadong napakabilis ang ofensiba ng Israel. Halos sa 3 araw na pagkikidigma sa kanilang mga kaaway ay halos napupulbos na nila ang kanilang kaaway. Nakikita na natin dito na nauubusan na ng resources ang kanilang mga kalaban at unti-unti nang dumadaing dahil sa opensiba ng Israel. Ang opensiba ng Israel ay hindi lang kargado ng high-tech technology, kundi kargado rin ito ng mga upgraded weapons. Maging ang military manpower nito ay napakataas ang success rate. Ang military defense at offense ng Israel ay talagang binibigyan ng pondo at pinaglalaanan ng kapirahan. Nang sa ganun hindi sila mahuli sa defensa at opensa laban sa kanilang mga kaaway. Tinataya rin na may kinakatakutang secret weapon ang Israel. Ito yung tinatawag nilang laser beam. Ang laser beam ay isang uri ng weapon technology na sa Israel ang pangunahing developer nito. Ngunit tinataya na ang laser beam ay hindi masyadong bahagi ng ofensiba ng Israel, kundi malaking bahagi ito para sa depensa ng Israel. Ang purpose nito ay para pasabugin ang mga missile na pupunta sa kanilang bansa sa pamamagitan ng laser beam. Napagtanto ng Israel na mas mabilis, mas kukunti ang masasaktan at mas kukunti ang magagastos kung ang laser beam ng Israel ay magtatagumpay na maisasagawa nito sa 2025. Ngunit hindi natin alam sa kasalukuyan para lang ito sa depensa. Ngunit sa pagdating ng panahon at patuloy na pagre-research at pag-upgrade ng kanilang depensa, ay maaring ang laser beam ay magiging opensa na rin ng Israel. Kung kaya't masasabi na rin natin ng opensiba depensa ng Israel ay masyadong napakataas.
Isa sa mga naitala sa kasaysayan ng mundo patungkol sa miracle of war ay itinala ng bansang Israel nang talunin nila ang kanilang mga kalaban sa loob lamang ng 6 na araw. Isang pambihirang lakas ng determinasyon, armas, intelektual at kakayahan lumaban sa mga gustong lumaban sa Israel. Nakikita natin dito na pasok ang bansang Israel upang pagharian ang bawat digmang kanilang pinapasok sa himpapawid, sa kalupaan at sa karagatan, maging sa military manpower at war intellects. Makikita natin dito na handang-handa ang Israel sa digmaan. Kung ating kikilatisin ang kanilang mga ginagamit na jet fighters, ay lubos na napakaganda. Isa ito sa mga top jet fighter sa buong mundo at nagkakahalaga ito ng milyong-milyong dollars. Ngunit para sa bansang Israel na palaging sinasalakay at inaatake ng mga kaaway ng bansang Israel, ay kinakailangan nilang magpondo sa magandang jet fighters. Karamihan sa kanilang mga jet fighters ay sinusupply ng bansang Amerika, na kung saan ang bansang Amerika ang top contender sa larangan ng jet fighter. Tuwi na nang tawagin ng bansang Israel ang kanilang mga reservists at kanilang mga sundalo, ay kaagad-agad nakaporma ang kanilang military lines at nakapagdaos ito ng opensiba sa kanilang mga kaaway. Nakikita natin dito na ang opensiba ng bansang Israel ay tumutumbok sa 2 parte, bilis at accuracy. Sa pamamaraang ito, nakikita natin na ang kaaway ng Israel ay mabilis ding nagagapi dahil hindi sila nakakasabay sa bilis at accuracy ng bansang Israel sa pagdadaos nila ng kanilang opensiba at depensa na rin para sa kanilang bansa. Maging ang ginagamit na armas ng Israel ay handang-handa. Kung mayroong 2,000 to 3,000 missiles ang kalaban, ang Israel mayroong itong 5,000 to 10,000 missiles na kahanda para sa mga kaaway nila. Isang pambihirang preparasyon at pagpupundo ng mga armas na gagamitin nila nang sa ganun hindi basta-basta masakop ang kanilang bansa. Tuwi na baga, isa sa mga pinupunduhan ng Israel na mataas na ang tas ay ang kanilang armed forces sa opensa at sa depensa. Malamang kung walang magandang opensiba ang Israel sa ngayon ay ganap nang napulbos ang bansang Israel na mga bansang gustong sumakop sa kanila. Ganon din, hindi hinahayaan ng bansang Israel ang research and development ng kanilang mga weapons at technology na kanilang gagamitin sa pakikidigma sa ngayon at sa hinaharap. Alam ng bansang Israel na kailangan nilang i-upgrade ang kanilang weapons at technology sa kanilang military forces dahil maging ang mga kalaban din nila ay nag-a-upgrade ang kanilang mga weapons at military intelligence. Kung kaya't ang mga puntong ito ay hindi pinapabayaan ng bansang Israel. Ito ay pawang kuro-kuro lamang ang iyong lingkod, Mon Cordell, Enfo TV!